Meron ako dito ng singleton eh, matagal na. Naka-yellow pa ba? Sabi dito, marriage blessing. We thank you, oh God, for the love you have implanted in our hearts. Dear God, we put your marriage into your hand. Implanted. Medyo hindi ako ano sa ano, sa pagbasa talaga ng English. Sino ang kainahan ko din? Proverb. A man's greatest treasure in his life. Wife. In his wife. Bulok akong bumasa ano. 1822. Proverb 1822. Prayer in marriage is the key to a strong relationship. Love examining by scientific method is impossible. Love is a wonderful feeling. Love is not enough. My life-changing relationship program. Prayer requests 24 hours, 60 days. Ano sabi, ang pag-prayer request daw, pang 24 hours, tapos 60 days, your prayer had been answered. Ibig sabihin, so mag-prayer ako ng 24 oras, tapos masasagot siya ng 60 days, pag-try nga. Kasi gusto ko, ano, sa lahat ng binasa ko, sa ihalapad na yon. Prayer request ako ng 24 hours tapos 60 days yung answer niya. Sana ano, totoo nga. Alam ko naman, iniwala naman ako pag nag-pray ka talaga, answered prayer naman yun. Pero may mga ano, may mga dasal kagaya ko, yun yung gusto ko mangyari sa akin, pero hindi naman siya nangyayari kasi siguro hindi rin talaga siya para sa akin, baka hindi bagay sa akin, baka kapag dumating ako sa ganung sitwasyon, makalimutan ko na si God. Pero hindi, yun, gusto ko talaga ako magkaroon ako ng negosyo talaga. Nagkaroon ako ng pera, pero hindi ko naman siya nagamit sa pang-negosyo yun. Pero nakapagsisi din, kasi pag nawala na, nahawakan man yung pera, tapos, ano, parang pinahiram na siya, tapos ibabalik mo din talaga. Hindi talaga yung pera talagang, ano, yung ibinigay sa'yo. Hindi rin eh, kasi pinahiram lang tapos ibabalik mo. Kaya hindi rin naman nakatulong, pero sa bandang muna siguro kung bigay sa akin yun, hindi ka na magbabayad ng every monthly 1,000. Malaki din kaya yun. So, yun. Kagaya ngayon, magbabayad na nga pala kami by October, ano nga ba? Bayad na nga pala ako. May November magbabayad niya ulit kami, so per week 150. Kaya siguro ang kung magpipray request ako, siguro yung trabaho talaga. Saka siyempre, ang puhunan ko lang yung kalusugan ko. Kasi pag yung oras na lang kasakit ako, hindi mo na magagawang bumunta ng sana, hindi mo na magagawang mag-vlog, hindi mo na magagawang maghanap buhay kasi hinihintay ko nga din yung paggawa sa akin ni doktora, maghihintay ako ng bahay niya. Then siguro, baka sana matanggap pa rin yung mapagkatiwala, maglinis pa rin ng bahay nila. Tapos may mga customer pa rin magpagawa sa akin ng laptop, kaya computer. Yun, sana ano, kumita pa rin. Gusto ko na nga kasi tapusin itong pagbablog ko. So, minsan kasi ang hirap din kasi nakiki-wifi lang ako, nakiki-internet. So, siyempre, hindi naman yung nandito ka para mag-vlog. Yun lang gagawin mo. Siyempre, kailangan mo din kumilos sa loob ng may-ari ng shop na to. Siyempre, ganun. Tatiming ka din. Nakakapag-vlog lang ako dito pag tuwing madaling araw, o kaya sa umaga, o kaya wala yung may-ari ng shop. Nung bumunta siya ng Chao, gusto ko sana mag-stay dito para tapusin yung vlog ko, pero hindi naman nangyari yun. Siyempre, kailangan ko din pakiramdaman din yung may-ari. Kasi hindi naman yung tambay ka na nga lang, ikaw pa masusunod, diba? So, kailangan mo din
hindi gusto ko talaga tapusin yung pagbablog ko para iba naman yung gawin ko. Misal parang abala na rin to sa hanap buhay ko. And then, yun na, kinikwento ko lang. So, sabi yung to yung masamang comment, mabuti ko lang naman pinag-aiba yung paborito sa may aring channel. Siguro ano, trabaho talaga. Kasi gusto ko magtimda na wala ka ng amo kundi sarili mo lang. Parang magnegosyo. Kasi yung gusto ko talagang negosyo yung sa computer. Wala naman ako pambayad ng bahay, renta, wala akong kapital. Meron akong kumpletong gamit sa pag-ayos ng computer. Kasi may plus drag ako. Pero yung kung ang pwesto ng bahay ko, hindi naman sa Alonggi Highway. Kasi ang dami ko sana ang gustong gawin, pero hindi talaga ano eh. Parang bang... So magkaroon talaga. Nung ganun, may repair shop, pang electronics ako. Yung talaga eh, magkaroon ng negosyo talaga. Niya naman ako lumapit sa side ng tatay ko, mga kamag-anak ko doon. Kasi pera yun eh, involved yun eh. Kung kumani involved yun, tapos hindi naman ako naging... Parang gusto ko na din mag-lakas ako, tax loob na may inapunan. Tapos ganun ang gawin ko. Pero minsan natatakot din kasi ako, may risk kasi yun eh. Paano kung hindi, paano hindi ko siya successful. Nabaon ako sa utang. Eh, parang siyempre masisira din yung pangalan ko. Kaya ingat na ingat ako. Pero nung nakahingi ako ng tulong sa tiyahin ko, yun. Medyo sumablay talaga ako dun. Kaya nakakatakot din ako, nakakayanin. Humingi, nung mayroon ako ng pamasahe, pinagbigyan naman ako. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin nababayaran. So, yun lang, for the vlog and shows to. Isa video to, yung sa mga mabuting comment. Wala naman pinag-guide with, pag-uwi sa may channel. Bye!